maligayang pagbabalik sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan ang 2016 thriller horror movie na may pamagat na Night of Something Strange. Nagsimula ang pelikula sa isang ospital kung saan makikita ang isang janitor na nagngangalang Cornelius. Pagpasok niya sa isang kwarto kung saan inilalagay ang mga labi ng mga namatay na pasyente ay kanyang nakita ang babaeng nagngangalang Jane na nasawi dulot ng isang radiation. Sa ilang saglit ay bigla na lang na-curious ang janitor at naisipan niyang gawan ito ng kababalaghan. Nang sumapit ang gabi habang nagluluto ang asawa niyang si Betty ay makikita na dumadaing si Cornelius ng matinding pananakit ng kanyang pantog at buong katawan. Nang pumasok ang asawa niya upang ayain na siyang maghapunan ay makikita na isa na siyang halimaw na zombie. Habang sinusubukan ng zombie na kagatin siya ay nakalaban pa si Betty at nagawa niya pang makatakbo. Agad na kumuha ng kutsilyo ang babae at kanyang ginamit ito sa asawa niyang zombie. Ngunit nang inakala nito na patay na ang nasabing halimaw ay muling gumalaw ito at mabilis siyang inatake. Matapos kainin ang sariling asawa ay lumabas ito ng kanilang bahay na agad namang nabangga ng dalawang lalaking nagngangalang Woody at Eugene. Dahil sa sobrang takot na makulong sila ay agad na silang nagmaneho paalis at hindi nila napansin na aksidente din nilang naisama sa likod ng kotse nila ang nasabing zombie. Pagkatapos nito, makikita ang isang kotse kung saan nakasakay ang mga magkakaklase at magbabarkada na sila Christine, Jason, Brooke, Carrie at ang nobyo nitong si Fred. Lumalabas na kasi simula lang ng kanilang bakasyon at napagplanuhan nilang mag-road trip papunta sa isang beach, kasabay nito nang magpunta ang isang mailman sa bahay ng mag-asawa upang maghatid ng sulat ay bigla na lang itong inatake ni Betty na isa na din palang zombie. Sa ibang eksena naman sa isang grocery store, makikita na huminto ang magkasintahan na sila Dirk at Fami na kagaya ng naunang grupo ng magbabarkada ay nagro-road trip din sila para sa kanilang bakasyon. Sa ilang saglit ay dumating din ang dalawang lalaki kagabi upang bumili ng gasolina, makikita na wala na sa likod ang nasabing zombie na si Cornelius. Yun pala ay nagpunta ito sa banyo sa likod ng tindahan at mapapansin na kahit isa na itong zombie ay tila may sarili pa rin itong pag-iisip na parabang tao pa rin. Matapos lumabas ang maraming dugo sa katawan ng zombie ay tila plano nitong sundan ang amoy ng babaeng si Fami na gumamit din ng banyo kanina. Makikita rin na bumangon na muli ang nasabing tagahatid ng sulat kanina at ngayon ay isa na rin itong zombie. Nang sumapit ang hapon ay huminto rin ang magbabarkada sa kaparehong tindahan na pinuntahan ng mga naunang grupo dahil kailangan ng magbanyo ni Carrie. Ngunit tumambad sa kanya ang dugyot na kalagayan ng loob na puno ng dugo ng nasabing zombie. Dahil wala siyang pagpipilian ay sinubukan na lang ni Carrie na iwasan ang dumi sa toilet, ngunit aksidente siyang dumulas kaya naupuan pa rin niya ang mga nasabing dugo. Pagsapit ng gabi ay mapapansin na bigla na lang sumama ang pakiramdam ni Carrie matapos niyang maupuan ang mga dugo kanina at dumaing din ito ng mga sintomas na kagaya ng dinanas ni Cornelius bago ito naging zombie. Kasabay nito ay makikita na dumating na ang mailman na zombie sa tindahan at mabilis nitong inatake ang matandang babaeng tindera. Sinubukan pang humingi ng tulong ng babae ngunit dahil nasa gitna sila ng liblib na lugar ay halos walang tao sa lugar na makakarinig ng kanyang pagsigaw ng tulong. Dahil hindi pa rin bumubuti ang pakiramdam ni Carrie ay napagdesisyonan ng grupo na huminto muna sa nag-iisang bahay at motel sa lugar upang magpahinga muna bago ipagpatuloy ang kanilang bakasyon. Makikita rin na nauna na palang dumating sa lugar ang dalawang magkasintahan kanina upang magpahinga rin sa kanilang biyahe. Nang nagbubok na sila Fred at Jason ng dalawang kwarto ay nawirduhan sila sa kakaibang kinikilos ng lalaking may-ari. Pero dahil gusto na nilang magpahinga ay hindi na nila pinansin pa ang mga sinasabi nito at agad na naghati ang magbabarkada sa dalawang grupo. Dahil masama pa rin ang pakiramdam ni Carrie ay wala ito sa mood upang makipagtalpakan ngayon kaya nagkaroon ng pagtatalo ang dalawang magkasintahan. Nang lumabas si Fred upang magbawas ay aksidenteng tumama ang ulo niya sa isang bakal na agad naman niyang ikinatulog. Sa ilang saglit ay dumating ang zombie na tindera at agad nitong inatake si Jason. Nang makapasok si Jason sa kwarto ay nakita na lang niya ang kakaibang itsura at kinikilos ni Carrie. Tila nakalimutan na ni Jason ang zombie sa labas nang biglang inaya siya ni Carrie ng pakikipagtalpakan na agad naman na tinanggap ng matabang lalaki. Sa kabilang panig naman ng lugar ay makikita rin na matapos magtalo nila Dirk at Fami tungkol sa kanilang mga ex ay biglang dumating na rin ang zombie na si Cornelius at mabilis na sinunggaban si Fami.
hindi na nagawang makahingi pa ng tulong ng babae nang walang tigil siyang nilantakan ng nasabing zombie. Hindi nagtagal ay tuluyan na ring naging zombie si Carrie at walang habas nitong inatake at pinagsasakmal si Jason. Makalipas ang ilang minuto ay nagising na si Fred at nang pumasok siya sa kwarto ay nakita niya si Jason na wala ng buhay sa kama. Habang nagpapanik sa mga nangyayari ay dumating din ang nasabing tinderang zombie at agad nitong inatake si Fred. Sa kabutihang palad ay nakuha niya ang isang electric lamp at ginamit niya itong pangtusta sa zombie. Kasabay nito nang magkatagpo sila Christine at Dirk sa isang vending machine sa labas ay nakarinig sila ng umiiyak na babae sa paligid. Nang pinuntahan nila ang pinanggagalingan ng ingay ay kanilang natagpuan ang zombie na si Carrie. Agad itong pinabagsak ni Dirk pero sa ilang segundo lang ay muli itong bumangon at hinabol sila. Nagmadali silang pumasok sa kotse ni Dirk pero dahil nahulog sa labas ang susi ng kotse ay kinuha na lang niya ang kanyang baril at agad niyang pinatamaan sa ulo ang zombie. Ilang segundo lang ang lumipas ay dumating na din si Cornelius at mabilis nitong binatak palabas si Dirk. Nang malapit na siyang mabiktima ng zombie ay maswerteng nakuha agad ni Christine ang baril at walang habas nitong pinaputukan ang zombie. Matapos ng mga naganap ay agad na tumawag sa pulis si Christine at habang kinukuha ni Dirk ang susi ng kanyang kotse ay muli na namang bumangon ang dalawang zombie. Sa pangalawang pagkakataon ay muli silang nakipaglaban sa dalawang halimaw na hindi namamatay kahit anong gawin nilang pagbaril sa mga ulo nito. Matapos nilang muling mapabagsak ang mga zombie ay dagli silang nagtago sa kwarto kung saan natutulog si Brooke, agad na pinaliwanag ni Christine ang mga nangyayari. Sa ilang saglit ay dumating na ang isang pulis sa lugar, pero nang makita nito na may hawak silang baril ay agad silang tinutukan nito. Agad naman nilang sinubukan na ipaliwanag ang sitwasyon pero nang marinig ng pulis ang mga tungkol sa zombie ay mas lalo itong naghinala sa kanila at sa tingin nito ay nakadroga sila Christine. Dahil sa ingay ng kanilang pagtatalo ay natunton na sila ng zombie na si Cornelius at agad itong naglabas ng mga asido na mabilis namang tumunaw at tumapos sa nasabing pulis. Kasabay nito ay naging zombie na rin si Jason at dagli nitong binatak palabas si Fred hanggang sa tuluyan na magmistulang papel na tumiklop ang katawan nito. Dumating na rin ang zombie na si Betty at nang nagawa nitong makuha si Brooke ay agad itong tinapos ng asido na nanggaling din sa ibabang bahagi ng zombie. Nang magkahiwalay sila Dirk at Christine ay nakasalubong naman ng babae ang zombie na mailman. Agad namang bumalik si Dirk sa kanilang kwarto ng kanyang kasintahang si Fami na isa na palang malamig na bangkay. Habang nagluluksa sa nangyari ay bigla siyang sinunggaban ng zombie na si Carrie, nagawa naman niyang mapabagsak at mabasag ang ulo nito. Pero sa pangilang pagkakataon ay tila hindi pa rin ito patay nang biglang naglabas ito ng mahabang galamay na nanggaling sa ibabang bahagi ng zombie. Kasabay nito ay naglabas din ng galamay ang mailman na zombie at nang aatakihin na niya si Christine ay dumating na ang lalaking may-ari ng motel. Matapos mapabagsak ang zombie ay nagpasalamat naman ang babae sa lalaki pero hindi niya alam ay hindi rin pala siya ligtas sa weirdong lalaking ito. Nang makuha ni Dirk ang kanyang baril ay agad niyang binaril ang nasabing ibabang bahagi ng zombie. Sa ilang saglit ay bumangon na rin si Fami at sa pagkakataong ito ay alam na niya kung saan dapat barilin ang mga nasabing zombie. Habang naghihilamos si Dirk ay bigla na lang dumating ang isang misteryosong tao at mabilis siyang pinatulog nito. Nagising na lang silang dalawa na nakagapos na sa isang kwarto kung saan makikita ang may-ari ng motel at iba nitong kasama na mga cannibal. Sa hindi inaasahan ng kakainin na sana ng baliw na lalaki ang kanyang kamay ay natunton sila ng zombie na si Cornelius at mabilisan nitong tinapos ang cannibal na may-ari. Habang nagkakagulo ay nagawang makawala ni Christine at dagli nitong pinatamaan ang zombie sa kanyang ibaba. Nang paalis na sana sila ay lumitaw naman ngayon ang zombie na si Jason at Betty, habang sinusubukan silang e-infect din ng kakaibang zombie virus ay nagawa nilang tapusin ang mga halimaw na ito. Makalipas ang buong magdamag ay huminto muna saglit sa pagbiyahe ang dalawa upang magpahinga, nang makapagpalagayan na sila ng loob ay hindi nila napigilan na maghalikan. Ngunit matapos nilang gawin ito ay makikita na infected na pala si Dirk at kanyang nahawaan si Christine. Lubhang nagpanik ng todo ang dalaga at sa ginawa niyang pagtakbo ay hindi niya nakita ang isang mabilis na sasakyan dahilan upang mabangga siya nito at kanyang ikinatapos. Lumalabas na ang mga sakay ng kotse ay sila Woody at Eugene pala kung saan makikita na tila takot na takot ang mga ito dahil sa kasalukuyang pagkalat ng zombie outbreak sa iba't ibang mga syudad sa buong bansa. Habang nagpapaliwanag si Dirk sa dalawa kung infected din ba siya ay bigla na lang ding may lumitaw pang isang sasakyan na mabilis siyang tinapos.
Special shoutout nga pala kay Julio G. Shoutout rin kay Bogard Kaingin. Shoutout din kay Ka Joseph Fishing TV. Shoutout din kay Louis L. Carumba. Shoutout rin kay Mr. Adventure PH from Dipolog City, Zamboanga del Norte. Sa huli, shoutout rin kay Queen Mika.